Kaya nga po tayo nagkaroon ng press con ngayon. Together with the hierarchies of the MILF group, nandito rin po yung Marine Brigade natin. Nandito rin po yung ating provincial director ng PNP. Of course, the local government unit. And yung 39 barangay captains natin. Para po malaman po ng lahat na wala pong ISIS dito sa bayan ng Sultan Kudarat. And in fact, kung merong mang nakakaalam ng terrain ng bayan ng Sultan Kudarat is kami mismo yon. Nandyan yung mga barangay captains, nandito yung marines natin, nandito ang MILF, so kami po yung nakakaalam ng terrain and situation ng Sultan Kudarat. That is why nandito po kanina yung pinagmulan ng source, which is may dumaan nga daw na ISIS, no, dyan sa may barangay Dalumacob, which is 3 days ago ito na issue. Kumakalat ng kumakalat sa Facebook na may ISIS daw sa Sultan Kudarat, hindi po namin pinapatulan, no, unless na makonfirm po namin. So kahapon lamang, nung isang araw pa lamang, na-confirm na po namin na hindi po totoo na may ISIS po sa Sultan Kudarat. Just imagine, Kuya John, Sultan Kudarat Municipality is napapaligiran po ng MILF community. And napapaligiran po ng mga kapulisan, napapaligiran po ng ating mga marines. So kung ang ISIS na pupunta dito is 50 or 100 heads lamang, saan lalabas at saan papasok? Kaya po namin, ang bayan ng Sultan Kudarat po, no? Ang ratio po natin dito ng pakikipag-ugnayan sa ating mga constituents is 1:1. Ibig sabihin, isa para sa isa. So ganun kalalim yung communication namin sa bawat constituents natin dito. And dito sa Sultan Kudarat, nakikipagtulungan naman din po ang MILF together with the PNP, Local Government Unit, at saka yung ating Marine Brigade. Kaya imposible po. Magsasalita mamaya yung ating MILF, PNP, and yung Marine Brigade para po bigyan ng kalinawan yung mga issues na kung saan bumubulabog. Hindi lamang sa Sultan Kudarat. Dahil dito sa Sultan Kudarat, nakita naman natin, tahimik tayo. Pero kami dito sa Sultan Kudarat, sinusuportahan po namin yung ating mga kababayan dyan sa Cotabato City. Kaya nga po sinabi ko, no, before makakapasok ang ISIS dyan sa Cotabato City, dito muna sa Sultan Kudarat, babalasahin muna namin yan. Mag-anap po tayo ng leader. Kasi kami, handa namin itaya ang buhay namin, ako mismo. No? Handa namin itaya ang buhay namin alang-alang sa pagproteksyon namin ng aming mga constituents. Kung mayroong ISIS na papasok dito, kami mismo. Kahit batuta lang ang dala namin, nandiyan ang mga barangay kapitan ko. Kami mismo ang unang-unang harap sa kanila dahil responsibilidad namin na proteksyonan ang bawat mamamayan ng Sultan Kudarat. Sana naman po huwag natin guluhin yung katahimikan. No? Maganda na po yung flow ng pagguberno ng ating Bangsamoro. Huwag po natin guluhin. Yung question kanina na bakit merong mga Muslim sa Muslim na pawang bumabanggit ng Allahu Akbar pero nag didigmaan. Yung Muslim na sumisira sa kapayapaan at katahimikan ng bawat Muslim or Kristiyano, hindi po yan matatawag na Muslim. Kaya nandyan po ang MILF. Kaya nagkagulo po ang MILF and ISIS dyan ba nasalaya, because gustong proteksyonan ng MILF yung katahimikan na natatamasan ng mamamayan sa laya. So ito po yung mensahe ko. Actually, dapat mamaya pa
po ito. Pero since tinanong po ako ngayon, ito po yung mensahe ko sa lahat po ng mga kapatid nating Muslim at Kristiyano. Especially sa ating mga kapatid na Muslim. Huwag po tayong magpauto, huwag po tayong pumanig o pumasok sa mga organisasyon na kung saan labag sa Islam. Binigay sa atin ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at tumulong pa dyan ang ating mahal na Senator, Senator Bongo, upang ibulong sa ating Pangulo na it's time na bigyan natin ng chance ang ating mga kapatid na mga Muslim na makatikim na ng sinasabi na gobyerno. Na kung saan binigay sa atin ito, nandito na ang ating barm. So, all we need to do, mga kapwa ko Muslim, mga kapatid nating Kristiyano, proteksyonan po yung, natin yung tiwala na ibinigay sa atin ng ating Pangulo. Sikita mo mga Muslim, nandito na binasan. Ha? Yung mga Muslim lang na kumakalaban sa gobyerno at mga Muslim man na kumakalaban sa bar, which is hindi natin matatawag na Muslim yan. Huwag po natin, no? Huwag po natin sirain yung bar. Huwag po natin sirain yung kapwa natin Muslim. Sa halip, makipagtulungan na lamang po kayo para once and for all, no? Hindi na maramdaman ng bawat Muslim at constituents natin yung mga naramdaman nating mga digmaan noon. Once and for all, no? Dapat simulan po natin ang development at kapayapaan na sinasabi, hindi lamang sa ating mga kapwa Muslim or sa bar, but sa entire, no? Including yung mga kapatid nating mga Kristiyano. So, nililinaw ko po yung mga issues na may ISIS dito sa Sultan Kudarat. Nililinaw ko po at nilinaw po ng witness natin at lilinawin po ng MILF yan, lilinawin po ng PNP yan, lilinawin po ng Marine Brigade yan na pawang mga fake news lang po ito. And kung meron mang mapuproteksyon, no, sa Cotabato City, katulad nga po ng sinabi ko kanina, kami po yan ni Ama. Nandiyan po yung aking brother, si board member, dato siya rin po din. Why? Yung mga kadugo naming mga Chinese dyan nakatira sa Cotabato City. Kaya nga sinabi ko na bago makapunta o bago mapasok ng ISIS sa Cotabato City, kami dito na taga Sultan Kudarat, handa kaming itaya ang buhay namin upang proteksyonan ang bawat Sultan Kudaratenyo at bawat Cotabatenyo. So, sa tanong mo, Kuya Jom, kung may ugnayan na ba kami ni Ate Cynthia, well, very supportive po kami sa kanyang leadership. That is why, no, kahit kami yung magiging bumper kung meron mang ISIS na papasok dyan sa Cotabato City, gagawin naming bumper yung mga sarili namin alang-alang maproteksyonan yung mamamayan natin sa Sultan Kudarat at Cotabato City. Maraming salamat po.